Hello everyone! So for today's video, ang gagawin naman natin is magkocompute tayo ng mga values, no? So meron tayong tinatawag na multiplication, division, addition, saka subtraction. So meron sila mga different symbols na ginagamit. For multiplication, we are using yung tinatawag natin na asterisk. So punta na tayo sa atin dito. Okay, so for multiplication, okay, multiplication, ginagamit natin si asterisk. Okay? For division, ginagamit natin si front slash. Okay? For addition, si plus sign. And for subtraction, si minus sign. Or yung tinatawag natin na dash. Okay? So, ang gagawin na Sir Jason, mag-ask tayo ng certain input from the user and then gagamitin natin yung manual na use ng ating mga different symbols, no? Although, di ba on the previous tutorial, I think nagpa-example na rin si Sir Jason using yung mga different tawag dito, functions natin under ng math, no? So, pwede kayong mag-compute doon ng automatic na sum, okay, average, so on and so forth, no? So, ngayon, gagamit lang tayo ng simpleng formula, okay? So, ang gawin natin, import natin kasi mag-ask tayo ng something from the user, scanner equals knew, and then scanner. Okay, and then sa loob, sinilalagay system.in. Okay, and then semicolon. Okay, so pass lang tayo ng input from the user. So, over here, print F. Okay, so ang gawin natin, enter first number. So, pwede tayo mag-declare ulit directly na. Example, int. Okay, int. To call this one, num1. Is equals to, ano yan, INP dot next int. Okay? So, if ever guys, na medyo gulo-gulo yung code, example, nagkaroon ng ganito, yan, hindi siya pantay-pantay, no? Control A nyo lang, okay, and then Alt Shift F. So, that is the shortcut key for format. Okay? For format, so, Alt plus Shift plus F. Okay, so next. Okay, so ito yung isang way ha para makapagpa-input directly na natin siyang ginamit ha. Okay, so next, ang gawin natin, display, manghi pa tayo ng isang value. Enter second number. So, wag print ln kasi nagne-next line nga siya. Print f gamitin natin. So, this one. Okay, diretso na rin natin int. Okay, num2. Is equals k new, but ba new, INP dot next int. Okay, so for double, next double ha. So, display lang natin. So, pwede pala ang gawin nyo, int, there is a two-way, no, int, okay, tapos ang gagawin natin is sum, is equals to, pwede yan. Okay, num1, I think pwede ito, plus num2. Okay, so kapag i-print natin, so ang gagawin lang natin, gamitin natin ulit si printf para masasanay na ako. The sum of two numbers is, okay, the sum of two numbers is, so gawin natin, lagyan natin siya ng percent. Dahil int, no, that is a percent d, and then comma. Okay, and then, ano ilalagay natin? What should be the, ano ilalagay natin? Yung value ni sum. So, run natin. So, enter first number. Example, 50. Tapos, 10. Oh, the sum is 60 over here. Okay? So, paano kapag tawag dito? Multiplication. Okay? Multiplication. Asterisk lang yung gagamitin natin. So, run lang natin yan. So, 1. Enter. 6. So, sagot niya is 6. Okay? So, kapag, how about for division? Mabilis lang yan. Division, run lang natin. So, 5. Okay, 8. Okay, 0. Okay, kasi, bakit kaya ganon? Kasi yung output natin, guys, is int. So, whole number lang, kinukuha niya lang yung 0. Don't worry, sa siguro ang tatopic natin by next tutorial is yung tinatawag natin na parsing, no? Para ma-convert natin yung data type, ha?
So, kasi eto is ano eh nag-a-add tayo ng since nag-a-add tayo guys ng nag-a-add tayo ng dalawang int. So, paano natin siyang gagawing double yung output? Okay? So, ang int tsaka int, ang output nun int pa rin. So, pero meron tayong way para ma-convert siya as double. Okay? Division and subtraction. Okay? For subtraction, example, 5, 6. O, negative 1. Okay? So, iyan yung tinatawag natin na mdash of two numbers. So, don't worry. Sa susunod natin na tutorial, tatry natin ituro yung tinatawag natin na parsing of data. Okay? So, medyo mabilis lang tong lessons na to. Okay, pero meron palang error no if ever example sa division no. So let's try. So example yung first number mo is tawag dito 1000. Okay? Then dito naman is 0. Nag-e-error 'yan. Kasi ang number is hindi natin pwedeng i-divide. Hindi siya kaya kahit sa ang programming, hindi any number that will be divided into 0, hindi siya kinakaya. Okay, kailangan natin gumamit ng mga exception dyan sa mga susunod. Kahit na example, 1, okay, over 0. So, error yan. Okay, how about 0 over 1? Okay, si 0 over 1 pwede. Pero si, pagka ang second number nyo, yung pinandidivide nyo is 0, yun hindi tayo pwedeng magkaroon. Okay, so that is for today's lesson. See you guys sa susunod natin na tutorial. Tuturo ko sa inyo yung tinatawag natin na parsing, no? So, we will convert yung isang data type papunta sa another data type. Okay? So, before tayo mag-conditions saka looping. That will be all for today. Thank you, everyone. And see you on our next video. God bless.